We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Masantos siyang araw, mayabag at panapon, kapuso. Narito ng One North Central Luzon, hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si CJ Torida. Naimbagamalim, kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Live naman mula rito sa GMA Ilocos Norte Station. Ako naman po si Ivy Hernando. Presyo ng gulay sa ilang pamilihan sa Dagupan City, doble ang itinaas dahil sa kakaunting supply ngayong tag-init. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel-Galban. Jasmine! CJ, ngayon pa lamang ay ramdam na ng mga magsasakang epekto ng napakainit na panahon sa kanilang mga taniman. Halos walang nakadisplay na panindang gulay si Aling Fernanda sa Malimgas Public Market. Wala rin daw siya halos mabiling gulay sa Bagsakan Market sa Urdaneta City dahil sa kokonting supply. Kasabay nito, doble na rin itinaas sa presyo ng gulay. Kaunti ang napipitas. Dahil? Sa tag-init. Naipapaliwanag naman daw ng maayos na mga tindera sa mamimili ang biglaang pagtaas sa presyo ng gulay. Sa sobrang init kasi ng panahon, halos wala nang naaning gulay ang mga magsaka. Kailangan mong bilihin. Kasi araw-araw mong ginagamit to eh. Gulay, pampalakas ng katawan. Patuloy ang monitoring ng Office of the Provincial Agriculture sa mga sakahan sa probinsya. Inaalam ang kasalukuyang sitwasyon sa mga taniman ng gulay. Natural occurrence, pag ganitong time, siyempre yung mga ilog natin, bumababa ang water level. Apektado na rin ng mainit na panahon ang mga magsasaka sa Benguet. Karamihan sa mga magsasaka, hindi na raw muna magtatanim ng gulay, lalo na kung walang sapat na patubig. Pero tayong talagang walang tubig, hindi kami magtatanim, ma'am. Nakaalala yung Department of Agriculture sa pangangailangan ng mga magsasaka sa Benguet, na una na nag-abiso ang DA sa mga magsasaka na magtanim ng mga drought-resistant crops. CJ, dito sa probinsya ng Pangasinan na sa 20 hanggang 30 pesos yung pagtaas sa kada kilo ng native vegetables, habang sa probinsya naman ng Benguet ay nasa 5 hanggang 10 pesos yung pagtaas sa kada kilo naman ng Highland vegetables. At dahil nga sa napakataas ng presyo ng gulay, ay kanya-kanyang diskarte ang mga consumer para kahit papaano ay makamenos o di kaya ay makatipid. Sila ay bumibili na lamang ng mga repack na gulay. Ito yung nasa plastic, CJ, na meron ng seed, meron ng talong, meron ng kamatis, na kung saan mas tipid siya dahil ang kada repack ay nasa 10 hanggang 15 pesos lamang. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Pagbabawas ng alokasyon sa mga irigasyon sa bansa, ipatutupad ng National Water Resources Board. Narito ang report. Mula sa 30 cubic meters per second, ginawang 10 cubic meters per second na lang ng National Water Resources Board o NWRB ang alokasyon ng patubig sa Angat Dam bago ito tuluyang suspindihin sa May 10 hanggang sa susunod na cropping cycle na magsisimula sa kalagitnaan ng June. Apektado rito ang farmlands sa Bulacan at Pampanga. Ang hakbang ay paghahanda upang matugunan ang pangangailangan ng mga gumagamit dahil sa banta ng El Nino. Sa Ilocos Norte, matapos ang first cropping, posibleng atrasado ang muling pagtatanim ng palay. Sa irigasyon kasi umaasa ang eastern municipalities, pero kung kulang ang patubig sa irigasyon, mapipilitan daw silang gumamit ng patubig mula sa mga balon. Sobrang hirap po, medyo mabigat sa amin kasi sa gastos ng krudo. Sa Lawag City nga, natutuyo na ang mga pananim na sili dahil sa mainit na panahon. Hindi na ito inani dahil hindi maganda ang paglaki dahil sa kakulangan ng supply ng tubig.
nag-a-assist po kami doon sa pag-excavate doon sa mga tinatawag nating small farm reservoir o yung SFR. And then yung mga canals po nila, at least para may gagamitin sila ng tubig. Sa kabila ng atrasadong taniman ng palay, ayon sa provincial agriculturist, hindi naman kakailanganin ng karagdagang supply ng bigas dahil 288% sufficient ang lalawigan. Dahil sa napipintong El Nino na posibleng umabot hanggang sa unang quarter ng taong 2024, ipinapayo ng agriculturist na magtanim ng high-value crops. Mas maganda raw ang presyo dahil sa off-season. Value crops, kasi alam naman natin na compared sa rice, talagang mas konti yung water requirement pag high-value crops. And then, maganda yung magtanim ngayon ng high-value crops kasi tinatawag natin off-season kasi rice season nga. Kasama si Reynold Velasco, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Makunakon, Isabela, niyanig ng magnitude 5.5 na lindol kaninang umaga. Narito ang report. Niyanig ng magnitude 5.5 na lindol ang Isabela alas 8.49 kanina. Sumentro ang lindol sa bayan ng Makunakon. Sa mga paaralan at tanggapan, nagtago sa ilalim ng mga matitibay na upuan at mesa ang ilan habang tumakbo palabas ang iba pa. Hanggang ngayon, nararanasan pa rin ang aftershock sa ilang bahagi ng lalawigan. Tapos lang po namin kumain, parang nagparamdam na, po, na naman po kanina. Tapos parang medyo, parang nahilo po kami. Meron po ulit aftershock. Tapos kaninang umaga naman po, naramdaman din po namin habang nag-aayos po ang napunta ng sentro. Kasalukuyan ang assessment sa mga gusali, pero wala namang naiulat na nasira hanggang sa ngayon. Nakatulong naman daw ang earthquake drills o pang mapagtagumpayan ng mga mag-aaral ang sakuna. Naramdaman din ang pagyanig sa Cagayan, Kalinga at Quirino. CJ Torida, One North Central Luzon. Buko vendor patay matapos saksakin ng lasing na lalaki sa Calasiao, Pangasinan. Suspect arestado. Tutukan sa report. Nasawi ang buko vendor na si Flora Chaso matapos saksakin sa tagiliran ng sospek na si Rene Villagonzalo sa Barangay Poblasyon West, Calasiao, Pangasinan. Nagtamo rin ang pasang live-in partner ng biktima na kasama niya noong mangyari ang krimen. Po, yung sospek po, siya po ang gumawa nito, ma'am. Pinupo po kami ng monoblock po. Kwento ni Jessica, hinahanap nila ang kanyang minor de edad na pamangkin at nang makita sa lugar, pinagsabihan nilang umuwi na pero hindi raw sila pinakinggan. At nagsumbong pa sa sospek na nooy umiinom sa lugar. Yung hinahanap nila na bata, nagsumbong dun sa sospek po natin na nagiinom. Sospek po natin, kinumpunta sila na bakit tinatanong, bakit sinasaktan yung bata na hindi naman po totoo. Hindi po totoo yun, ma'am. Hindi ko sila sinasaktan po. Hindi raw nila kaano-ano ang lasing na sospek na bigla na lang sumaksak kay Atyaso. Naaresto ang sospek pero hindi na siya nagpaunlak ng panayam. Ako, gusto kong makulong para makuha ko yung hustisya ng asawa ko. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Joanne Ponsoy, One North Central Luzon. Si Senta Anyos na dating OFW, ninakawan ng humigit kumulang 300,000 pesos na halaga ng pera at mga alahas sa Mangaldan, Pangasinan. Nagka-alerto Claire Lacanilaw. Emosyonal ang 60 anyos na si Concepcion Pascual dahil sa isang iglap na wala ang pinaghirapan niya ng mahigit dalawang dekada bilang OFW sa Saudi Arabia. Ninakaw ng hindi pa kilalang kawatan ang pera at mga ipinundar na alahas sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Navaluan, Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa biktima, nakita na lang niya ang kanyang bag malapit sa bintana. Nang tingnan niya ang kanyang bag, wala na ang pera at alahas na nagkakahalaga ng humigit kumulang 300,000 pesos. Hanggang ngayon, hindi ko pa makalimutan yun talaga. Parang nagkaroon ako ng ng shock ba na nabigla na lang bang nawala yung ganun na 22 years, nawala ng ganun. Tapos yung bigay pa niya sa akin, yung bigay ng amo ko, yung mga pinaghirapan ko, talagang pinag-ipunan ko yun. Yun. Tapos iyak ako lang, iyak. Yung aso daw nila sa kabila, hindi tumahol. Kaya ako sa isip-isip ko, baka kilala yung
yung gumawa. Inikot ng mga opisyal ng barangay ang lugar at nakita ang isang pares ng tsinelas sa likod ng bahay ng biktima na pinaniniwala ang naiwan ng sospek. Patuloy na iniimbestigahan ng opisyal ng barangay ang insidente dahil hindi na nag-report sa pulisya si Pascual. Sana naman kako yung mga ganong klaseng tao, mahuli na sana para mabigyan ba ng leksyon. Kaya yung mga kapitbahay, mga ibang tao na mag-ingat din. Sana yung magbanat ng buto, hindi yung pinaghirapan ng kapwa niya, kukunin na lang nila ng ganun. Sabi ko, ipa-identify mo yung tsinelas sa mga yung mga babae, yung mga kasambahay nila, hindi yung ano lang, halimbawa yung nanay, yung asawa, kung kilala nila yung tsinelas na yun. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patuloy na binabantayan ng pag-asa ang LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa Timog Silangan ng Cuyo, Palawan. Hindi inaalis ang tsansa na maging bagyo. May tsansa ng ulan sa ilang lugar sa Cagayan, Cordillera at iba pang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon. Samantala, kahit may LPA, magiging mainit pa rin sa ilang lugar sa bansa bukas. Sa heat index forecast ng pag-asa, 44 degrees Celsius sa Lawag Ilocos Norte at 42 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan. 2 benepisyaryo ng 4-piece sa Dagupan City iniimbestigahan ng DSWD dahil pinansusugal umano ang natatanggap na ayuda. Tinutukan niya ni Jasmine Gabriel-Galban. Iniimbestigahan ng Department of Social Welfare and Development Office ang 2 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Programo 4P sa Dagupan City. Ginagamit umano sa sugal ang ayuda na natatanggap mula sa programa. May mga ganun din pong report pero yun naman po ay binabalidate po natin. Yung iba kasi ay chinichismis lang po talaga. Pero may mga iba rin po tayo na nakikita, ayun po ay binibigyan po natin ng mga warning. Nagpapatuloy ang validation ng kagawaran sa lahat ng miyembro ng 4Ps. As of April 2023, kabuuang 464 na miyembro ang tinanggal na sa listahan ng programa. Natag sila na CS31 kung sa ito po yung tinatawag na non-poor na po sila sa listahanan. Opo, hindi na po sila qualified kasi kaya na po nilang tumayo sa sarili po nila. Samantala, simula noong May 2, sumasailalim sa orientation ang mahigit 2,000 bagong miyembro ng 4P sa Dagupan City. Kabilang dito si Mila Paras mula sa Bunuan Gasset. Siya ang tumatayong guardian ng 8 taong gulang na kapitbahay na si Jamila. Malaking tulong para sa kagaya ni Jamila na wala ng ina at walang permanenteng trabaho ang ama ang ganitong programa ng gobyerno. Para ano po ma'am, magkapag-aral pong mabuti, tapos para sa mga kapatid niya po ma'am. Sa ngayon, nasa mahigit 6,000 na ang 4-piece beneficiary sa Dagupan City. Panawagan ng DSWD sa mga miyembro na gamitin sa tama ang tulong na nagmumula sa gobyerno. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel-Galban, 1 North Central Luzon. Naglabas ng advisory ang Civil Aviation Authority of the Philippines na magkakaroon ng scheduled maintenance sa ang Air Traffic Management Center sa May 17, 2023 mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 6 ng umaga. Ilang paliparan sa bansa ang apektado, kabilang na ang Clark International Airport sa Pampanga. Ayon sa pamunuan ng paliparan, aabot sa 10 flights ang apektado, kabilang na ang mga flight galing Incheon, Gangwon, Yangyang, Taipei at Bangkok na pabalik ng bansa via Clark. Pero sa Lawag International Airport, hindi raw ito direktang maaapektuhan sa corrective maintenance activity ayon sa Civil Aviation Area Manager. Wala tayong commercial flight ng ganung oras, pero yung mga flights natin ng umaga na magko-connect sa Lawag might be affected kung affected yung mga flights nila galing abroad.
17 dinamita na kumpiska ng Maritime Police sa isang abandonadong bangka sa Limay, Bataan. Nakalerto Russell Simorio. 17 dinamita ang narecover ng Maritime Police sa isang abandonadong motorized bangka sa dagat na sakop ng Limay, Bataan. Ilan pang gamit sa ilegal na pangingisda tulad ng compressor at fishing net ang nakumpiska sa operasyon. Ayon sa Maritime Police, nakatanggap sila ng report mula sa concerned citizen kaugnay sa illegal fishing activity ng isang grupo na sakay ng motorized bangka. Pero bago pa man dumating ang pulisya, nakatakas na umano ang walong individual. Sila sir, natunugan po nila yung pagdating ng mga tropa. Ngayon sir, yung mga walong sakay po ng bangka kasi takbuhan sir. Pinilit na lang po natin ma-identify yung mismong may-ari sir kasi responsible siya pagdating sa ganyan sir. Natunton ng Maritime Police ang may-ari ng motorized bangka. Kasama rin siya sa mga kakasuhan ng otoridad. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa illegal na aktibidad. Hinigpitan pa ng Maritime Police ang kampanya kontra sa paggamit ng dinamita sa pangingisda. Nakakasira sa mga coral sand, sir. Hindi naman kasi agad-agad na tumutubo yung coral, sir. Once na kasi yan, sir, masira na, sir. Wala na maging tirahan yung mga isda natin, sir. Pati yung mga similya natin, mamamatay pagdating sa ganyan, sir. Ayon sa Maritime Police, sisirain ang mga nakumpiskang gamit sa illegal fishing para hindi na mapakinabangan pa. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Mga chef mula sa iba't ibang lugar sa Pangasinan nagpasiklaban sa culinary challenge. Tunghayan sa report. Isa sa mga inaabangang aktibidad sa pagdiriwang ng Pistay Diet ang poncha. Ang poncha ay isang salitang Pangasinan na ang ibig sabihin ay feast. Ito ay culinary challenge na sinalihan ng mga chef mula sa iba't ibang distrito sa probinsya. Layo ng aktibidad na ipagdiwang ang mayamang culinary heritage at masaganang pinagkukunan ng pagkain sa lalawigan. Sa cooking challenge, naghanda ang mga kalahok ng seafood-based appetizer, meat-based main dish at dessert. Inihain ito sa mga guests matapos ang kompetisyon. Nagpatakam din si Kapuso Chef Jose Sarasola sa aktibidad. Ipinatikim ni Chef Jose ang kanyang seafood arroz caldo. Since medyo katabi natin yung dagat and very fresh yung seafood dito, I thought of doing a very unique crab arroz caldo. Yung plating medyo kakaiba. We served our arroz caldo inside the crab shells. Pinuri niya ang mga ganitong aktibidad upang mas malinang ang kakayahan ng mga chef at maipakilala ang mga pagkain ng mga taga-Pangasinan. I'm super happy and actually before this trip sobrang ano rin ako excited na makapunta here sa Pangasinan kasi hindi ko pa na-check yung food scene dito and to be invited to a culinary competition where they use mga local produce to make it kakaibang klaseng dish. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Naghain ng notice to comply ang SSS sa 8 employers sa Lawag City, Ilocos Norte na hindi naghuhulog ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado. Bahagi ito ng Run After Contribution Evaders o RACE program ng SSS upang habulin ang mga delinkwenteng employer. Binigyan ng 15 araw ang mga employer na bayaran ang kontribusyon ng kanilang mga empleyado. Mahigit 300 na empleyado ang makikinabang sa kontribusyon. Aabot sa 2.3 million pesos ang makokolekta ng ahensya mula sa 8 employers. Itong delinquencies talagang hindi sila nakapagbayad, sila nakapag-remit. Take note na yung ating contribution supposed to be is remitted on time. Boundary marker ng Pangasinan at Zambales, itinayo sa pagpapatuloy ng konstruksyon ng kalsadang magdurugtong sa dalawang probinsya. Sundan sa report. Maayos ang pagtatayo ng boundary marker ng Pangasinan-Zambales sa bulubunduking bahagi ng dalawang probinsya. Pinangunahan ito ni Zambales Governor June Evdane at mga kinatawa ng Pangasinan Provincial Government.
Present din sa paglalagay ng boundary marker ang National Economic and Development Authority, Department of Environment and Natural Resources at DPWH. Ang boundary marker ang simula ng pagpapatuloy ng konstruksyon mula sa daang kalikasan ng mga Tarim, Pangasinan na magdurugtong sa Santa Cruz, Zambales. So this will be a good road that will actually connect Santa Cruz and Mangatarem. Pag natapos ito, this will pave the way for the fast movement of people, especially tourists. Sa oras na matapos ang road construction, ang dating mahigit 2 oras na biyahe ng Pangasinan-Zambales magiging 30 minuto na lang. Kaya mapapabilis ang pagbiyahe ng mga produkto ng 2 probinsya. Ayon kay Mayor Leopoldo Batawil, kung tuloy-tuloy ang pondo mula sa national government, posibleng matapos ang 54-kilometer Pangasinan-Zambales Road sa 2025. For the delivery of services and goods in about less than 1 hour. No? So that means many advantages for livelihood. Pangasinan has more or less completed its part. Tiniyak ng Pedro na magsasagawa ng tree planting bilang pamalit sa mga punong tatamaan ng konstruksyon ng kalsada. Meron siyang replacement. One is to 100. So na-inventory, before tayo nag-cut, na-inventory ito in favor of DPWH ang nag-request. So sila yung nagpa-inventory. Kasama si Jing Dacanay, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Buhay na buhay ang tradisyon ng mga taga Vigan City, Ilocos Sur sa kanilang kapistahan. Kabilang dito ang pagpapatayo ng ramada sa bawat barangay na sinabitan ng mga prutas at gulay. Nagsagawa ng misa at mayroon ding mga palaro. Bahagi raw ito ng pasasalamat sa Panginoon sa mga natanggap na biyaya ng bawat barangay. Kasi ito ay isang thanksgiving for all the bountiful harvest, sa mga blessings ng bigay sa atin ng Maykapan. Bagong henerasyon ng pep squads ng NCAA Season 98, umusbong. Tunghayan sa reports. Mula nang itinaguyod ng NCAA ang cheerleading competition sa taong 2004, may iilang pep squad na kadalasan ay umaangat sa iba. Isa na rito ang University of Perpetual Health System Delta Perp Squad na may 14 ng kampyonato. Gayon din ang Arellano University Chief Squad na nanalo sa Season 92, 93, 94 at itong katatapos lang na Season 98 cheerleading competition. Kaya't hindi man kagulat-gulat na number 1 at 2 ang Chief Squad at ang Perp Squad, isang magandang sorpresa ang pagkuha ng third place ng Letran Cheering Squad na huling nanalo ng medalya sa cheerleading noon pang 2011. Galing tayo sa pandemic, so yung mga bata hindi natin alam kung ano yung mga pinagdaanan. So hindi lang namin sila hinanda in terms of skills, no? Aside from that, hinanda namin sila emotionally, mentally, and the most important part is spiritually. Lahat ng kasali sa Season 98 cheerleading competition, malinis ang routine, sabay-sabay ang galaw at bakas sa kanilang mga mukha ang kaligayahan ng pagbalik sa kompetisyon matapos ang mahabang bakasyon dahil sa pandemya. Ultimong ang Golden Stags cheerleading squad na matagal hindi nakilahok, game on na rin sa Season 98. After 10 years na naging nawala yung San Sebastian sa cheerleading competition, ngayon lang babalik. So sobrang dami naming bago, as in all of them are new. At base sa galing na mga performances ng NCAA pep squads, masasabing nandito na ang bagong henerasyon ng cheerleaders na mag-aangat sa antas ng kompetisyon at magpapasikat ng NCAA sa larangan ng cheerleading. May pakita lang namin, may showcase lang namin yung talent ng bawat isa, sa magandang routine, mag-enjoy lang yung mga manonood. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Kaas ng Voltes 5 Legacy, ibinahagi ang kanilang intensive training para magampanan ng maayos ang kanilang karakter. Tunghayan sa reports. Excited na ang marami na mapanood ang Voltes 5 Legacy sa telebisyon. Hindi lang ang production ang pinaghandaan, sumailalim din sa intensive training ang cast para magampanan ng maayos ang kanilang roles. Ang mga ito, nagagamit din daw nila in real life. Sa mga fight training namin, na honestly,
natulungan ako nung ano, magbigay ng disiplina sa parang everyday things that I do. Hindi lang sa martial arts, diba? Napakalaking factor sa akin yung disiplina. Kasi katulad yan, diba, sa pagka nasa taping ka, kahit hindi naman talaga totoong martial arts minsan yung ginagawa para cinematic yung itsura. Diba? Yung disiplina na nagagawa namin sa set, nagagawa ko rin sa ano, araw-araw na buhay ko. Siguro yung natutunan ko kay Zardos, yung mga fight scenes niya. Kasi first time ko gumawa ng show na napakaraming fight scenes. Hindi naman ako dancer eh. So, hindi ako sanay sa mga fight scenes. So ngayon, parang ayoko naman ma-apply sa totoong buhay, pero yung sword fight, medyo gumaling ako ah. Yes, actually, nag-train ako ng sword din also, pero hindi ko siya nagamit. Pero I think yung pinaka natutunan ko sa kanya is to stay healthy, especially nag-start kasi kami mag-taping during pandemic. So yun talaga yung pinaka-importante, to stay healthy. Magiging matinding balakid sa Voltis team ang Buzanian, kung saan kabilang sina Prince Zardos, nagagampanan ni Martin Del Rosario, at Zandra, nagagampanan naman ni Lizelle Lopez. Huwag palampasin ang Voltis 5 Legacy simula Lunes, May 8, 8 p.m. sa GMA Primetime. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Halos 20 eskultura inilubog sa karagatan ng Curimao Ilocos Norte para sa Underwater Museum. Silipin sa report. Naging makasaysayan ang Dinaklisan Festival ng Curimao Ilocos Norte dahil highlight dito ang pagpapalubog ng nasa 18 sculptures ng mga kilalang artist para sa proyektong Underwater Museum. Sa tulong ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy, isinakay ang mga sculpture sa barkong BRP Waray LC-288. Inabot ng 2 araw ang pagpapalubog ng sculptures sa layong 200 meters mula sa shoreline at tinatayang 20 meters ang lalim. We have to improve the fish population in this area. So it's actually marine regeneration. The selection of the site was a combined effort of the marine biologist of the College of Aquatic Resources and Technology of MMSU, right? Pero syempre, kinonsider din natin yung technicality sa ilalim niya, actually. So ano siya, parang triangular na ganun, tapos every 10 meters yung ano, pagitan ng bawat sculptures. Isa sa mga artist ng pinalubog na sculpture, si Agnes. First time daw niyang makagawa ng sculpture mula sa semento na pinalubog sa dagat. Meron siyang apime beauty na ibibigay sa'yo para ma-inspire ka ulit na ibalik mo yun sa nature. Kasi ang dami na nating tinanggal sa kanya, di ba? Our way of giving back is through art, because we're artists. Nasa 12 tons ang bigat ng mga sculpture. Pinag-aaralan na ang implementing rules and regulation para sa mga nais mag-dive sa lugar. Dinaluhan ng government officials at environmentalists ang aktibidad na itinuturing na bagong tourist attraction ng Ilocos Norte. Kasama si Reynold Velasco, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo pang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Ivy Hernando. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.